pinanggalian na nating mga Pilipino ang magbigay ng aginaldo sa mga bata tuwing Pasko. Ang kulturang ito, dala pa natin hanggang sa trabaho kung saan nakasaad sa batas na dapat ay may 13th month pay ang mga manggagawa sa pagtatapos ng taon. Saan nga ba nanggaling ang nakagawiang pamimigay ng aginaldo tuwing Pasko? Si Cesar Apolinario on assignment. Sino ang pilyo? Sino ang mabait? Turo sa atin ang matatanda na tuwing sasapit ang Pasko, may listahan si Santa kung sino ba ang karapat-dapat bigyan ng regalo. Better watch out and you better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Hindi ba tita niya na nina Ninong at Ninang na magpakabait lagi para makatanggap ng aginaldo? Kahit hindi Pasko, yung reward system gumagana yan sa atin kasi ito ay nagtutulak sa'yo para magpursige pa, gumawa, taasan ng grado. Sinubukan namin kung ano ba ang epekto ng regalo o reward sa mga bata. Pinasayaw ni teacher ang mga chikiting, pero sina Rilyn at John Michael tuloy sa kulitan. You dance well, then you can have this. Sina Jacob at Alec naman hindi mapakali kahit sinabi na ni teacher na magbasa ng tahimik. If you read an address book, I'm going to give you a prize. Surprise! Regalo rin ang naging katapat ni Kyla para pagbutihin ang number exercises sa eskwela. It's just a gift. It's another motivational thing for the kids na magbigay kami ng rewards like stickers or jelly eggs. Ayon sa isang child specialist, mahalagang ipaintindi sa bata na hindi lahat ng kabutihan gagawin may kapalit na pabuya. I think the more important thing is you encourage your child, you actually talk to your child, and yung mga ganong kind of reward in that sense ay will build on the intrinsic motivation ng bata. Hindi lang kailangan material na bagay. Pero hindi lang ang mga bata ang kadalasang nakatanghod sa grasya, maski nga matatanda umaasang maambunan ng biyaya. Ganito rin kasi ang kinagisnan maging ng ating mga ninuno. Ang salitang aginaldo galing sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin, bonus. Nang ipakilala ng mga Kastila ang pagdiriwang ng Pasko, bahagi ng selebrasyon ang pamimigay ng aginaldo. Hanggang sa kasalukuyan, mayroon tayong 13-month pay na ayon sa batas ay karapatan ng bawat empleyado. Kung sa Indonesia na may bonus tuwing may religious holiday, ang Pilipinas lang ang tanging bansa sa ASEAN na may mandato ang mga kumpanya na magbigay ng aginaldo. In the case of a well-developed country, many of the employers can afford and therefore they voluntarily give. But in so far as countries like ours, it had to be mandated. Mula sa simpleng pagbibigay ng regalo tuwing Pasko hanggang sa karagdagang sweldo tuwing holiday season, tila na sa kultura na nga ng mga Pilipino ang reward system. At minsan, tapat-tapat lang muna. Pag hindi ka binigay, hindi ka magbibigay, no? Eh hindi ganoon ang diwa ng Pasko. Pagbibigay ay sinusukat hindi sa kung gaano kalaki ang binigay mo. Ito ay sinusukat kung gaano kaliit ang natira sa iyo. Pero ngayong Pasko, sa bawat iaabot na aginaldo, huwag sanang umasa ng kapalit nang ang pagbibigayan may pagpatuloy. Pasko man o hindi. Thank you. Merry Christmas. Cesar Apolinario, GMA News.